Andito tayo sa Pierre Cheras Farm, kung saan na matatagpuan ang man-made na falls na pwede kang maligo. Kaya lang ganitong oras na alas 7 ng umaga ay napakalamig ng tubig. So ito ay man-made at dito umuuho yung tubig na nanggagaling sa bandang taas nitong bundok na ito. Matatagpuan ang farm na ito dito sa Matawe, Dinggalan, park na ng Nueva Ecija. So kanina andito yung mga bata, kaya lang umurong dahil may nakita silang lalangoy-langoy na hito. Yun. Maliit ba yan ang nilagay mo? Apo. Eh, ba't nag-iisa? Ando po yung ibang kasama nyo. Saan? Dito sa taas. Ah, ganun. So, dito ba araw-araw may bisita kayo? Opo. Hindi nawawalan ng bisita. Anong pangalan mo, iho? Ponyong po. Ponyong? Opo. Ponyong. Opo. Taga rito ka na talaga? Opo. Ano apelido mo? Estimada po. Estimada. So, ito, kailan na itayo itong farm na ito? Naka 5 years na po ito. Ah, 5 years in operation. Ang may-ari nito, taga Talavera. Talavera. Ano na ang apelido ni... Remorin po. Remorin. Okay. Anong first name? Albert po. Albert. May asawa si Albert? Meron po. Si Ma'am Senayda. Ma'am? Senayda po. Senayda. Ah, parang teacher yata sila. Okay. Yung sumungkuan teacher. So, si Senayda, asawa ni Albert Remorin, ay kapwa taga Talavera, Nueva Ecija, na nabili nila itong lupain na ito na humigit kumulang 13 hektarya. At sila ay nakapag-isip na gawin ito. Man-made falls. Mas malakas siguro to pag tagulan, ano? Opo, maganda to pag tayong malakas ang ulan. Oo. So, meron din silang mga amenities dito, kagaya nung maliit na swimming pool doon. At saka talagang intended dito, itong farm na ito sa hiking. Opo, hiking. Mountain trail. At hindi kayo po pwedeng mag-mountain trail na walang kasamang tour guide. Na ang sinasabi nila, kapag naakyat mo daw yung 360 view deck. Yung 360 view, maganda mahi. Ay matatanaw mo na daw o makikita mo na yung island ng Batanes. So, totoo ba yun? Yung Batanes of the East po. Batanes of the East. Makikita na daw yung Batanes of the East. Kaya yung mga mahihilig sa mountain trail at yung mga gusto ng maraming excitement sa buhay, inaanyayahan kayo na dito subukan ang kakaibang experience sa pagma-mountain trail. Gagawin pa po namin ang infinity pool hanggang doon. Infinity pool? Hagdan-hagdan po siya hanggang doon. Ah, okay. Siyempre, sinisimulan ulit namin ito. Oh, so, dito pala may proposal na gawing infinity pool ito na layer-layer. Mga apat pa po yan na... Apat na layer na infinity pool. Dahil sayang yung tubig, continuous na nagpo-flow. Ito ba walang stop ito? Wala po. Buong taon na may tubig na lumalabas. Opo.
O kaya dito nyo naisipang magtayo ng mga cottage. Saka ano po, sa nature. Ayaw niya sirain, pinapaganda niya pa. So, ang gusto ni Albert, yung may-ari, imbis na masira yung nature, ay pagagandahin niya pa ng mas lalong kasasabikan ng mga customer niya. Yung kampo, pag pumunta, magkano ang entrance fee dito? Wala na po siyang entrance fee. Walang entrance fee, pero yung pan-pan ito po, 700 per head. May pagkain na po. Okay. So, yung fan tour ay yun lang ang babayaran. Andun na, naka-infuse na doon yung pagkain. 700 per person sa mga mag-fan tour o mag-mountain trail. Yung taas na yan, ano ang makikita riyan? Pinanin po namin ang mahogany yan, nag 1,000. 1,000 mahogany. Oh, okay. Tatanim pa po kami ng puno. Hindi kami nagpuputog. Okay. So, ano naman yung kubo na yan? Yan po yung stop house. Stop house. May payong po. Yan. Stop house. Okay, thank you, Ponyong. Opo. Ponyong, ano apelido mo? Estimada po. Ponyong Estimada. Opo. At kung gusto nyong pumarito, Matawe, Dinggalan, Aurora pala, hindi Nueva Ecija. Opo, Aurora. Aurora. Okay, thank you.